Magandang araw mga kaibigan. Meron akong i-share sa inyo na short video posted by Fair Lady Marlica na kung saan may nakakahiyang pangyayari pagdating sa delegasyon ni PBBM sa San Francisco, California. Okay, bago ang detalye niyan, gusto ko ulit humingi ng pabor sa inyo. Paki-subscribe naman ang kaibigan kong vlogger, Olivia Canoy Balandang. Ang link ng channel niya nakalagay sa description box ng video na ito. Paki-click lang para makasubscribe hanggang makaabot siya ng 1,000 subscribers. Malapit na, mga 800 plus na ngayon. Asawa siya ng dati kong sundalo, Master Sergeant, retired Master Sergeant Paulino Balandang. Okay. So ano yung nakakahiyang pangyayari pagdating ni PBBM doon? Nako, nilangaw. So panoorin nyo itong short video clip na ito. Yan, no? Grabe naman. Ang taas naman, no? Ang taas naman yan. Sarang parating. Bumati ka naman sa ating mga mahal na kababayan. Okay, salamat Madam Marlica sa palagi mong pag-update sa taong bayan. Lalari nyo, naka-base si Fair Lady Marlica sa California. At bakit kakaunti ang nag-gather nilang audience sa gathering na yun para i-meet si Presidente? Kasi hinahakot yung mga upuan, bakanting upuan, para hindi mabidyuhan o nabidyuhan pa rin. Ibig sabihin nito, dumarami na ang bilang ng mga PhilAms sa Amerika na nagigising sa katotohanan sa hindi magandang ginagawa ng administrasyon ito. Ito na po yung bunga ng mga expose ni Madam Marlica. Ang daming nanonood sa kanya. Padami ng padami. Hindi na mapigilan ang followers ni Marlica. Kunting salita lang niya, nako, ang bilis ng kanyang views. Tapos, yung mga statements niya or vlogs niya, ginagawang content ng napakaraming vloggers. Isa na ako doon. Nagtaka ako mga 2 weeks ago. Mga political strategist, yung dating presidential advisor on political affairs ni PRRD, Secretary Paras, Jing Paras. Yung vlog niya, nako, ang kanyang in-expound, keynote o mga video in-re-upload, puros kay Maharlika. Tungkol ito sa appointment ni Michael Ma as special envoy to China. So, ito na po ang bunga ng expose ni Maharlika. Maraming naliliwanagan na Pinoy, lalo na sa Amerika, kaya wala na. Marami ng discourage. Not only in America, pati Canada. Meron kaming close friend. Kasamaan ko sa serbisyo. Maagang umalis serbisyo, nagpunta ng Canada. Every time na magbakasyon, yung mag-asawa na yun, ang palaging sinasabi yung disappointment nila sa administrasyong ito. So, sayang. Kaya no wonder itong ating pangulo na nahihinaan na daw ng loob. Nalulungkot. Kasi yan na, pakunti ng pakunti na ang yung mga dating diehard followers niya, kagaya ni Marlica sa Sasot, kabilang na ako, kabilang kayo, unti-unti nang nadidismaya, umaalis.
wala nang suporta. Okay, so salamat sa social media. Salamat at nagigising na ang taong bayan. Oh, kahapon, biglang may nagpadala sa akin ng information, assessment, national security assessment, ginawa ng isang kaibigan kong retired general na follower din ni Sasasot at saka ni Maharlika. Sabi niya, Johnny, pakibasa mo nga itong assessment ko kung anong masasabi mo. Naku, binasa ko. Tama, yung tungkol ito sa destabilization plot o plano against the PBBM admin. Ang kanyang analysis kasi ang field of specialization niya nasa intelligence. Ang utak nitong mga kaguluhan ay walang iba kundi ang mga komunista. So hindi si PRRD, hindi ang mga retired generals. Ano lang yun? Kami, mga ano, maiingay lang. But never kami manawagan ng kudita. I also believe Tatay Digon never manawagan ng kudita. Nag-iingay lang. Humihingi lang ng resibo. Humihingi ng audit sa kongreso. Ganun lang. Yung mga ibang retired generals naman, si na General Rio, ano lang, kine-question yung kaduda-duda na pagbilang ng Smart Magic, 20 million votes in 1 hour pumasok sa counting machine. Grabe. So yun, ingay lang. So, natuwa ako sa assessment ng kaibigan kong retired general na ang mga komunista, may pakanan ito, pinag-aaway si BP Sara at PBBM, one enemy at a time ang strategy ng komunista. Unahin nila, sinisira nila si BP Sarat sa pamamagitan ng confidential funds. Pag nasira na nila si BP Sara, yon, hihina na rin ito ang pupuntirihin na si PBBM. Tama ang assessment na yon. Kaya ang recommendation ng retired general na ito is as much as possible, let's keep the unity intact. Kasi ang strategy ng komunista, divide and conquer. At ngayon, medyo na, may initial success na sila sa pagpapahiwalay ng unity. Sana maagapan pa. Nakakalungkot itong si Speaker Martin Romualdez na nabulagan sa kanyang ambisyon, nakipag-alyansa sa mga makakaliwa para lang sirain si BP Inday Sara. Hindi niya alam na later on, yung mga kakampi niya ngayon na Makabayan Black, ang next na sisirain yung pinsan niya at siya na rin mismo. So, tama ang ginagawa ni BP Sara na is trying to unite. Ayaw niyang ma-divide, kaya sinorender niya na yung confidential funds niya para lang hindi magkawatak-watak ang taong bayan, ang kongreso, ang senado. Kahit may siyam na mga senador na gustong magdepensa, tumulong sa kanya, sabi niya, huwag na, mas importante yung pagkakaisa. Talaga, pagkakaisa, ang tunay na kalaban ay yung mga komunista. Itong away ta politika, masyado lang maagang sinimulan ni Martin Romualdez. Sana tumigil na siya. Okay? So, ayun po. Ano pa ba ang pag-usapan natin? Sana may maiuwi ang Pangulo na pledges na naman. I'm sure marami na namang pledges na ibabalita. 14 billion dollars commitment pledge. Puros pangako. Wala naman nangyayari, puros na ipapako. Sayang-sayang lang ang gastos natin sa mga trip na ito. But yan na talaga ang ating Pangulo. That's his nature. Pabiyahe ng pabiyahe. Kaya PBBM, meaning
Pangulong Pabiyahi-Biyahi Mall. May F1 car race sa Las Vegas, Nevada. Baka didiretso pa siya doon eh. Dahil na-addict na siya sa F1 car race. After ng engagement niya sa kasi ang mga engagement niya is San Francisco, I think Los Angeles, tapos Honolulu, Hawaii. Eh baka sumaglit siya sa Nevada F1 car race. Bantayan natin kasi pera natin yung kanyang gagastusin natin. Never again, wag na tayong papayag. Tama na, sobra na. Nakadalawang beses na nag F1 car race na siya sa Singapore, eh tama na. Na pa yung natanggap kong impormasyon kanina, yung may alam sa nangyari sa mga biyahe ng Pangulo, sky is the limit ang gastos. Kaya sobrang happy ang team, delegation ni PBBM, dahil libre lahat, souvenirs, masahe, pabili ng pasalubong, asawa, girlfriend, everybody happy except ang mga nagugutom na Pilipino. Kailan pa kaya makaramdam ng awa itong taga-palasyo sa mga nagugutom na Pilipino? Sana magbago na kayo dyan sa Palasyo.